Magandang araw at sa bidyong ito ay tatalakayin ko ang mga karaniwang tanong ng Philippine Immigration para sa mga taong imi-meet ang kanilang foreign partner. Susubukan kong magpurong Tagalog dahil may mga nagagalit sa nakaraang video ko na dapat daw ay magsalita ako na parang Pinoy. Ngunit may mga salita pa din na mas madaling sabihin na lang sa Ingles, kaya magiging Taglish pa din ito. Katulad ng foreign partner, mas madaling at mas mabilis sabihin kesa sa dayuhang kasintahan. Sa tingin ko, mas natural sabihin na yung foreign partner ang ating imi-meet. So, sa nakaraang video ko ay aking diniscuss o aking tinalakay ang mga tanong para sa mga turista. Maaari nyo ring balikan iyon dahil may mga tanong na para sa turista na tinatanong din sa mga taong imi-meet ang kanilang foreign partner. Dahil foreign partner ang imi-meet nyo, mas mahigpit ang Philippine Immigration dahil sa kaso ng human trafficking. Dahil may mga taong hindi sila aware na biktima sila, kaya ginagawa lang nila yung trabaho nila para protektahan tayo. Ngayon, sisimulan ko na ang mga tanong at ibibigay ko din yung mga tanong at sagot na na-encounter ko. Dahil dalawang beses na akong umalis para sa purpose ng meeting a foreign partner. Una, anong gagawin mo doon? Ang sagot ko, Taglish akong sumagot sa Philippine Immigration Officer. Kaya sinabi ko, imi-meet ko po yung foreign partner ko or I will reunite with my foreign partner. Okay lang naman sa kanilang mag-English, mag-Taglish ka. Hindi naman sila magagalit katulad ng mga viewers ko sa channel ko. So okay lang yon. At kung ang sagot mo ay dahil sa foreign partner, magfo-focus sila sa relationship nyo para siguraduhin nila na totoo yung relationship nyo. So pwedeng tanungan nila, paano kayo nagkita? So maging honest kayo dito. Kung nagkita kayo sa trabaho o online, sabihin nyo yung totoo. Kasi maaaring may mga follow-up questions na related dito. Kaya kapag nagsinungaling ka, baka malito-lito ka pa. Mahalaga na consistent yung sagot mo. Isa pang tanong ay gano'n na kayo katagal magkakilala? O how long have you known each other? Minsan English din magtanong yung immigration officer, so dapat okay lang sa inyo yun. Pwede naman kayong sumagot ng Tagalog din. So ito, siguro naman madaling sagutin to kung nagse-celebrate kayo ng monthsary o anniversary. Kabisaduhin nyo na lang yan. Natanong na sa akin to, anong citizenship ng partner mo? So yan ay straightforward answer. Hindi mo na kailangan mag-explain. Sabihin mo kung German, American. Ilang beses na kayong nagkita? So pwede rin nilang tanong after nito ay kung saan kayo nagkita. At pwede kang mag-share na nag-travel kayo sa ibang bansa, doon kayo nagkita o nakapunta na siya ng Pilipinas. Tinanong din sa akin kung nakarating na ba siya ng Pinas. At nagsabi ako ng totoo na hindi pa siya nakakapunta ng Pinas dahil nagkita kami sa ibang bansa at doon na kami nagkakilala. Ayos lang naman yan sa kanila, wala namang kaso kung hindi pa nakapunta ng Pinas yung kasintahan mo. Basta lang maging honest ka. Gano'ng kakatagal mag-stay doon? So, kabisaduhin mo yung date ng return mo kasi tatanungin nila kailan ba yung return date. Natanong na sa akin ito, bakit hindi pa kayo kasal? Nagsabi ako ng totoo at sinabi kong masyado pang maaga. Kasi nung una kong umalis, wala pa kaming isang taon ng boyfriend ko. Kaya sabi ko, masyado pa pong maaga at okay naman siya sa sagot ko. Nag-agree pa nga siya. Sabi pa sa akin ng immigration officer, okay yan, para makilala mo muna yung pamilya, makilala mo muna yung culture ng bansa nila. Mabait naman minsan yung immigration officer. At tinanong din niya sa akin, may marriage plans ba kayo? May plano ba kayong magpakasal? At sabi ko ay kapag mas matagal na yung relationship at pagkatapos na ng pandemic. Tinanong din niya kung
ano ang aking trabaho. Ito ay isang tanong na karaniwan din na tinatanong sa mga turista. Kung ikaw ay unemployed, mahalaga na meron kang affidavit of guarantee and support kung may magsusupport man sa'yo. Kung susuportahan ka ng partner mo, ito ay maaari niyang makuha sa Philippine Embassy sa bansa niya. Pero kung may savings ka naman at hindi ka niya kailangan supportan, hindi mo na kailangan nun. Ito ay kailangan lamang kung talagang wala kang trabaho, wala kang savings, at yung partner mo ang magsusuporta sa'yo. Kasi gusto lang nila makasigurado na magiging stable yung buhay mo doon while nandun ka at hindi ka mamomroblema. Ito ay posibleng tanong din, na rinig ko na to sa iba. Nakapag-travel ka na ba abroad o first time mo ba ito? So maging honest ka din sa sagot mo kung first time may travel experience ka. Makikita naman nila to sa passport mo. Ito ay natanong din sa akin, meron ba akong travel insurance? Ito ay requirement lamang ngayong pandemic dahil ni-require ito ng IATF, lalo na sa mga non-essential travel. Ang reunification with foreign partner ay tinuturing na non-essential, kaya kailangan mong kumuha ng insurance. At ito ay example ng insurance letter na nakuha ko galing sa Dr. Walter or ProVisit. Nilink ko rin ang company na ito. Ito ang kinuha ko para sa Germany. Mahalaga na nakalagay at malinaw na covered nila yung COVID-19. So, maaari nyong i-check yung description box ko para sa ibang recommendations ko. At kung kayo ay may ibang experience, maaari nyong i-share sa comment section para makatulong sa mga kapwa natin na imimit ang kanilang foreign partner o dayuhang kasintahan. Sana ay naintindihan nyo ang pagsasalita ko. Sinubukan kong magsalita ng purong Tagalog na may mga salitang Ingles pa din. Ganito na talaga ako magsalita, at minsan ay nabubulol-bulol ako. Bulol talaga ako dahil meron akong tumor sa leeg dahil sa thyroid cancer. Kaya pagpasensyahan nyo na yung boses ko o kung garalgal man minsan. Dahil minsan ay nahihirapan ako dahil swollen yung tumor ko pag stressed ako. Yun lamang, at ingat kayo sa inyong pagbibiyahe.